Mabuting umaga po sa ating lahat. Sama-sama nating saksihan ang mass outtaking ng NCRPO PNP applicants at ang maikling kabuuan ng proseso ng recruitment program 2020 first and second cycle. The views and opinions expressed by the hosts, bloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP. Sa dilarami ng pagsubok nating hinaharap, sino man sa di walang pinipili. Ibay ng loob, pananampalatayang tunay, siya ang ating katumpi. Matapas pagsubok, di natitinag ang ating lagi. Dumaan man ang pagkabigo sa ating buhay, kayang-kaya nating harapin. Pilipino ang ating lahi. Okay.
teacher asks you good morning, to the newly recruited personnel, please raise your right hand and tumulong sa aking bigkasin. Ako si Bagitin ang inyong pangalan na itinalaga sa katumpulan bilang patrolman, patroluman. Ay taiting na nanumpa. Natutupa rin po ng bumbutay at katapatan sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin ng aking kasulukuyang katungkulan at ng mga iba pa. Pagdaraan ito'y gagalpanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatagol ang sariling batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako dito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautusan legal, at mga direktong kinahiral na mga sadyang tirakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa kong pabalikatin ang mga pananagutan ito na wala anumang pasubali o hangari uliwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Pakibaba ng kamay. Congratulations po sa lahat. Thank you, sir. Umaga po at ngayon po successful po yung ating recruitment ngayon po 2020 the first and second cycle. Ano pong masasabi niyo at sa nitong nakarang recruitment na hirap din ang dinanas ng recruitment process at saka po sa mga susunod na mga aplikante, ano po dapat nilang paghandaan? Una-una at sa ating mga magte-take out ngayon, congratulations. Ito ay binubuo ng 337 male at 133 female. Lahat ay lahat sila ay 510 successful PNP applicants. So ito ang mga dumanas ng ikang tedious process in joining the PNP organization. Ano yung tedious process na sinasabi ko? Una, sila ay pasado sa mga BMI, ano, yung body mass index na sa kasalukuyan ay pinatutupad ng ating pamunuan. Masusing paglampas, ikang pagpasa sa dun sa PMD, the physical, medical, and dental examinations. Ano? Talagang sinala. At saka mga yan, wala talagang sakit ang mga yan. No reason for them na mag-collapse or hindi nila makayanan ng training. Sina, na swab test na rin mga yan at lahat ng mga yan ay negatibo. Meron tayong mga nagpositibo ngayon ay naka-quarantine. Doon sa mga susunod na aplikante, ay ang tangi kong sasabi ay hindi ganong kadaling mag-process. So ano ang dapat nilang gawin? Paghandaan nila. Matuto silang gumising ng maaga at pumunta sa tamang oras kapag sila ay pinare-report dito sa kung saan man magkaroon ng proseso. Opa. Sir, doon po sa mga pamilya na ngayon, nila ngayon dahil hindi po siya nakasama sa outtake, ano po masabi niyo sa mga pamilya ng mga ito dahil talaga marami nagko-comment sa atin na gusto nila lang makadalaw o makita yung kanilang mga mahal sa buhay bago man lang sila pumasok training school. Doon po sa mga magulang, congratulations din dahil lang ang inyong mga anak ay isa dito ngayon sa mag-take out. Sila po ay mag-training. Hindi po sila magbabakasyon. Hindi po sila preso. Hindi nila kinakailangan ng dalaw. So, kailangan magkaroon sila ng mind setting na pag sila ay na-deploy, ay talagang malalayok sila sa kanilang mahal sa buhay. Ngayon pa lang,
ito ay umpisa na ng kanilang pagsasanay. Pati rin sa ating mga magulang, matuto na rin sila na ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga anak ay malayo sa kanila. At siya po si Police Brigadier General Batha ng NCR po, siya rin po yung chairman ng Recruiting Screening Committee. God bless you po sir, magandang umaga po. Interview naman natin si Police Colonel Trias ng R5. Sir, ano pong masasabi nyo ngayon sa ating mga mahal sa buhay na nalulungkot dahil yung kanilang mga anak o pamilya ay nandito sa OTK at di nila makakasama? At ano rin po yung masasabi nyo sa mga susunod na mga PNP applicants na gusto mag-apply para pasukin ng PNP? So, ganito, no? Para sa mga magulang, dapat po silang matuwa dahil yung pong anak nila ay na-accommodate po sa ating recruitment, ano? So, after this, yung anak nila ay may disabilidad ng police at successful na natanggap, ano? Nakapag-apply. At para naman doon sa ating mag-a-apply pa lang, dapat yan ay may condition agad nila yung kanilang isip at katawan, ano? Para alam nila kung ano yung mapapasukin nilang trabaho. Alam nilang sila ay yung At yan po si Police Colonel Frias ng RPI. Magandang umaga po.